Dumadating yung mga dilubyo, sabay-sabay, ang dami-dami, ang bigat-bigat. Kaya meron pong kanta sa Marinduque na sabi, dapat ipinagdiriwang yung panahong tiwasay. Kasi hindi lahat ng panahon ay matiwasay. Dumadating yung mga panahon na mahirap. Kaya habang merong opportunity to be happy, to have fun, to be peaceful, it should be enjoyed because life is not like that all the time. Kaya kung meron pong mga pagkakataon tapos pinalalampas pa natin, yan ay hindi maganda. Dahil dumarating kumisan yung trials, very difficult trials and temptations. How should one react to trials and to temptations? How should one triumph through trials? Paano po nangyayari yan? James gives us an interesting insight into trials and temptations. Sapagkat ito ay bahagi ng buhay, dumarating, iwasan man, kailangan unawain at pagtagumpayan. Ang ating pong pag-aaral, perseverance through trials and temptations. Dear God, we thank you that we are together here with each other and more than that, with you. We thank you, Father, that you are our speaker. We have gathered to hear you, not any human being. So please be our speaker, God of Moses, God of Abraham, we ask you. And may you speak powerfully, Lord. May you give comfort to those that need comfort. And may you correct those that need correction. Speak powerfully. Kami po'y nagtipon-tipon upang kayo pakinggan. Kaya yung pong niloloob niyo, Panginoon, ay nawa maunawaan namin. You have given us free will, but we surrender that will to you now, and we ask you, let your will be done, not ours. Take over this activity. Preside over us. Be our speaker, Father. We reject and rebuke lies, half-truths, deceptions coming from the evil one. Give us the wisdom to be able to recognize them so we can avoid all the works and all the teachings of evil. And Holy Spirit, we ask you, enlighten us, please. Enable us to understand. Lead us unto greater godliness. Father, we commit this work to you. Do your will. In Jesus' mighty name we pray. Perseverance through trials and temptations. Atin pong unawain una yung trials at basahin natin James 1 verses 2 up to 8. It's rather a long reading, so you should concentrate. James 1, 2 to 8. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any one of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, be blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. In James 1, 12 to 15, as we continue to understand more about temptation, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when, by his own evil desires, he is dragged away and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. And may the Lord bless us, and may he bless the reading of his holy word, and may he enable us to fathom its mystery. So what can be learned about trials? That first, there is a godly reaction to trials, and that is pure joy. Mahirap siguro makakita ng tao na, uy, bakit meron kang kapayapaan, meron kang joy, kasi under trial ako eh. Usually, baligtad na nangyayari. Na yung tao, ligalig na ligalig, gulong-gulo, dahil under trial. Pero ang sabi ng verse 2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. But this joy can only be understood and can only be had if one had wisdom. So, meron daw, sabi ganon, joy yung trial. If you do not find joy in trial, inevitably, we are not wise.
And if we are not wise enough, we will not find joy in trial. Kaya ang sabi ng James 1:5, if any one of you lacks wisdom, he should ask God. Hindi ito tungkol sa wisdom in daily living at ibang isyu ng buhay. Who gives generously to all without finding fault, and it will be given him. What kind of wisdom is that? It's related to verse 2, that when you have trial, you find joy. Sabi ko noon, kung hindi kayo makakita ng joy, ibig sabihin kulang kayo ng wisdom. And if you lack wisdom, ask God, and He will give you. Hindi ito wisdom on anything and everything, but on finding joy in trial. Kaya napakaraming mga tao siguro po, wala nitong ganitong wisdom. Kasi ang common reaction natin pag may trial ay malungkot. Magmukmok, magreklamo, hindi magkaroon ng joy. But with God, many things seem to be the opposite. Na under trial ka na, magkakaroon ka ng joy. Remember po, na sinabi, hindi count it as happiness when you have a trial, but joy. Because happiness is dependent on happenings. No? Pagka maganda yung happening, may happiness ka. Pag pangit yung happening, lonely ka. Because happiness is dependent on outward events. That's why it is impossible for us to be happy when there is a trial. Because it is dependent on events. But joy is not dependent on events. Joy is dependent on your relationship with God, which does not change no matter what happens. Kaya nagkakaroon ng joy yung tao kung siya ay may trial, hindi happiness, joy. Magkaiba yun. Pleasure is dependent on sensation. Happiness is dependent on events. Joy is dependent on your personal relationship with God, which does not change whether or not there is sensation, which whether or not events are according to what you desire. Ano pa po? Bakit daw dapat magkaroon ng joy pag may trial? Uy, may pagsubok ako, meron akong joy. Bakit? Because of the fruits of trial. And the fruits of trials include personal development. One is perseverance. Sabi, kapag may trial, ang bunga niyan, perseverance. Pagpupunyagi, pamamayani, pagtatagumpay. At ano pa? Maturity. Yan daw ang bunga ng trial. Kaya yung maraming mga tao, immature pa, wala pang trial sa buhay. Kaya yung mga bata, ang dali-daling umibig, ang dali-daling maalinlang, ang dali-daling umoo. Kasi wala pang mga pait at pakla at hapdi na naramdaman sa buhay. Wala pa mga trial na dinaanan, wala pa silang maturity. Kaya sabi sa verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano pang personal benefit natin pag may joy, mayroong trial? Completeness. So that you will not lack anything. Ang isang tao na hindi pa po dumadaan sa maraming trial, ang isang tao na hindi pa dumadaan sa maraming mga pagsubok, maraming kulang. Kulang sa katinuan, kulang sa perspective, kulang sa lalim, kulang sa depth, kulang sa pangunawa sa kapwa. Pag masyado pang ang sungit-sungit sa kapwa, ang higpit-higpit sa kapwa, judgmental, walang pasensya, wala pa sigurong naramdaman itong tao na to na maraming trial sa buhay. Hindi pa niya naranasang mahirapan, kaya hindi man lamang siya nagkakaroon ng compassion sa nahihirapan. Dahil yung tao po na dumanas ng napakaraming hirap, ang pinakatama lamang na maging bunga nun sa kanyang buhay, maging siyang mabuti sa kapwa. Kasi alam niya yung hirap ng naghihirap. Yung taong napupwera, dapat ang nagiging reaction sa buhay niya noon, maibigin siya ngayon sa mga puwera at isinasali niya yung mga puwera. Yung taong naghirap, pagka nagkaroon niyan, dapat naging mag-ibigin sa naging mahirap din. Kasi alam niya eh, this is the only positive reaction and the beautiful fruit of going through difficulty to make us complete. At ano yung complete? We are complete persons, buong-buong tao, buong-buong pagkatao, para magpakatao at tumulong sa kapwa. Kaya nagiging blessing yung trial. Ano pa po? Bukod sa personal growth, ang fruit ng trial, blessedness. Crown of life. Ano sabi sa verse 12? Blessed is the man who perseveres under trial because when he has stood the test, pagtapos na, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. In other words, pinapayagan ng Diyos ang trial para magkaroon ng awarding ceremony. Alangan namang ma-awardan ka ng diploma, hindi ka naman dumaan sa hirap. Alangan namang mabigyan ka ng award, wala namang contest na pinalalunan. Kaya sabihin, ibang mabuti pa ako, walang contest na sinasalihan. Yung athlete na yan, hirap na hirap. Pero wala din siyang matatanggap na award. Walang event ang buhay niya.
Kaya pag may dumadating na trial, paano kaya tayo magkaka-joy? Meron pong isang mahalagang perspective, mga kapatid. Dumadating ang pagsubok, ang hirap, ang bigat ng nadadanas natin. Paano ka magkakaroon ng joy? Layo-layuan ang tingin. Kasi pag nakikita mo lang yun, yung hirap na hirap ang katawan ko, ay may sakit ang aking mahal sa buhay, ay may problema kami, ay hinahabol kami ng maniningil, ay hinahabol kami ng gustong manakit sa amin, hinahabol kami ng pulis, hinahabol kami ng kriminal, whatever it is, o kaya talagang merong nagpapahirap sa akin, magkakaroon lang kayo ng joy pag nilampas nyo dun yung mata nyo at sinabi nyo, lalampas din ito. This too will pass. Sapagkat hindi pwedeng pigilin ang pag-ikot ng planeta, hindi pwedeng pigilin ang oras, dadaan at dadaan, matatapos at matatapos kung anuman yung nararanasan natin. Saan natin may katapusan din ito. At kung hindi ko man makita ang katapusan nito sa aking lifetime, may katapusan naman ang aking life. Salamat ka lang because I will face God and I will be with God. And when that happens, this will end. In other words, all our worries and all our problems will end when they end or when our life ends. Pero hindi naman siyempre dapat mag-suicide kasi baka mas malaking busot ang pasukin ng kaluluwa mo pagkatapos. Pero may wakas. Gano'n ba kahaba ang buhay? Kaya nga yung mga Kristiyano puno na ipinapakain sa leon ng mga Roman emperors dahil Kristiyano sila, sinasabi pa na sa mga leon, come, jump at us immediately. Tear our flesh apart so we die at once and we be with God sooner. May wakas. Pag nilalampasan po natin ang tingin ng problema, kakaroon tayo ng lakas. Pero pag tinitigan mo lang ng tinitigan, doon ka lang nakayoko sa problema ngayon, mawawalan ka ng pag-asa. Another way to have joy pag kami mga trial, kaya alam natin na alam yun ng Diyos. Napakahirap siguro yung matabunan ka ng isang building o matabunan ka ng isang kung ano, kasi walang nakakaalam na natabunan ka doon. Pero pag alam nyo na, na alam na nila, nadidinig nyo na yung mga boses nila, gagawa kayo ng paraang makuha, meron kang joy kahit nangyari yun. Eh kahit ano naman ang kasadlakan natin, alam ng Diyos. At dahil alam niya, hindi imposible yung rescue. Hindi imposible yung tulong. At kung alam niya at pinayagan niya, therefore, hindi ito mali. Kasi pinayagan eh. Of course, God has His perfect will. Yung pinakagusto niya mangyari, at kung ayaw nating sundin yung permissive will, pero within His will pa rin. And because God is sovereign, alam niya ang ating sitwasyon, anong kailangan lang natin? Yung lumapit sa Kanya, kailangan natin ng tulong niya, at kung hindi tayo nakakatanggap ng Kanya mga pagpapala, eh, kailangan ayusin natin ang ating buhay para dumaloy sa sa ating buhay yung Kanyang tulong na yun. So may pag-asa. We can have joy. Remember, not happiness, but joy. Mas mabuti po yung joy sa buhay kasi hindi na nanakaw, hindi nawawala, hindi naaagaw. Happiness, maiba lang yung happening, napalitan na agad yung mood mo. Kahit ang ganda-ganda ng gising mo, biglang may problema, tanggal na yung happiness. But joy is the very powerful presence of the Lord in our lives. Na kahit ang nangyayari is unpleasant, may natitirang goodwill inside of us at sasabing, hindi ito ang tunay na buhay. Lalampas din ito. Matatapos din ito. What can be known about temptation sa atin pong binasa? Temptations do not come from God. That is one thing. Sabi po sa verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So ang Diyos hindi nanunukso ng sino man, hindi siya natutukso, at hindi siya nanunukso. So temptation doesn't come from God. And if it doesn't come from God, therefore, pwedeng iwasan. If trials come from God, then hindi mo pwedeng iwasan. Darating. And if trial is allowed by God, then it is for our own good. But temptation is not from God, therefore, pwedeng iwasan. Temptations are born of one's evil desires. Huwag niyong sisisihin ang iba pag tayo natutukso, tayo ang pinagmumulan noon. Verse 14, but each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Kaya yung desire natin ating binabantayan dahil doon po nag-uumpisa yung temptation. Nangyari lang na may nakita ka outside of you na corresponding to your inner desire. Kaya ka na-tempt. Pero hindi siyang may kasalanan nun. Yung tayo din. Kaya binabantayan din natin yung ating desires. And temptations may lead to sin. There are temptations that lead to death or to judgment
meaning spiritual death. Verse 15, then after desire is conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Kaya binabantayan po natin, and these are the things that we can know about temptation. So, paano po tayo makakaiwas? Sometimes temptation is a matter of habit. Yung mga kasalanan natin are matters of habit also. So, ang mahalaga, yung ating action, binabantayan natin. Yun pa lang, binabantayan mo na. Pag inulit mo ng inulit yung action mo, nagiging habit. So, pag negative o sinful yung action, nagkakaroon ka ng sinful habit. Pero pag positive, yung ating ginagawa, nagkakaroon ka ng positive or righteous habit. At ang habit, pag pinaulit-ulit, it becomes your character. So, our character, kahit ka natutulog, kahit ka nagigising, ikaw na yun kasi yun na ang iyong pagkatao. It begins with a thought. Yung thought gives birth to an action. Action gives birth to a habit once it is repeated. And habit makes your character. That's why it is important to watch our thoughts. But what can we be thankful for when it comes to temptations? Meron bang pwedeng ipagpasalamat when it comes to temptation? Temptations may also lead to victory and greater holiness. That is what we can be thankful for. Ang temptation ay opportunity to be victorious, while it is also a possibility to be a loser. So yung temptation by itself can be made good or can be made bad by what we do with it. May temptation. Sabi niya, hoy, tukso, halika dito. Hindi ako lumapit. Di victorious ako. Then God is glorified and I get a crown for it. Pero may tukso, halika dito, sabi ng tukso, lumapit ako, di natalo ako. Yung tukso by itself, hindi dapat ipinagluluksa. Kasi it is an opportunity to say no. Paano naman kayo makakasagot ng no kung wala naman nag-i-invite? That's why you say, wow, there's a temptation. There's an opportunity to make a stand for God. There's an opportunity to be godly. There's an opportunity to be righteous. Eto na naman tong hipag ko na to, na malaki ang panginis. Tutuksohin na naman niya akong magalit. It's an opportunity to be nice and kind. Then victorious kayo. Heto na naman tong babae na to, kung maglakad at kumembot ay parang karitel ang gibagiba ang gulong. May opportunity na naman ako para tanggihan siya. So, no! Diba? Eto na naman itong nag-aalok sa akin ng maling pera, ng corruption. I have an opportunity to say no! Hindi dapat nga nakatakotong, ito na ang temptation, ayan na, bibigay na ako. No, because it's an opportunity to say no. Remember that. God gives us opportunities to prove who we are, to prove ourselves to ourselves, to other people, and to the Lord. Hindi dapat katakutan, just say no. And you will be victorious. Because Satan has no power over us. Wala siyang power. Nagkakaroon lang siya ng power pag sumuko ka. Eto ako, suko. Gawin mo ang gusto mong gawin. Doon lang siya nagkaka-power. Pero pag sabi mong no, alis dyan, wala siyang power. Resist the devil, the Bible says, and he will flee from you. Resist lang. Just say no. Hindi mo kailangan makipagbakbakan sa devil, makipagbuno, makipag-wrestling. Paano mo gagawin yun? Natatalo ka niya. Powerful siya. Pero, when you say no, then wala siyang magagawa. Because God has given us free will. And when we exercise that free will, we can turn down all the attractions of the evil one. And the evil one cannot do anything because hindi pwedeng ma-violate yung ating free will. The free will that even God does not violate. Do you notice that? Sinabi niya kay Eva, huwag niyong kakainin yung prutas. Pero nung pinipitas, hindi binayulate ni Lord yung will ni Eva. Eh, sabi niya, gusto kong pitasin eh. Pinitas niya. Hindi siya pinigil ng Diyos. Kaya yung mga prayer na, the Lord, baguhin niyo po ang asawa ko, baguhin niyo pong anak ko, baguhin yung nanay ko. You should review that. Dahil ang Diyos hindi nang babago ng tao. Dahil kung hindi nagbago, di siya may kasalanan. Hindi niya kasi binago eh. Hindi binabago ng Diyos ang tao. Ang tao merong will. Yung will na yan, pag sinabi kong, Lord, susuko po ako sa inyo, doon ako nagbabago para bumuti. Pag sinuko ko naman kay Satan yung will ko na yon, doon ako nababago para sumama ng sumama. Pero hindi ako pwedeng baguhin ni Satan, hindi ako pwedeng pasamain dahil wala siyang kapangyarihan over my will. I've got to decide if I'm going to be bad or good. And even God, though He can, He does not exercise that sovereignty. Binibigyan niya tayo ng free will. So, yung ipag-pray, Lord, baguhin niyo pong anak ko. E pag hindi nagbago yung anak niyo, di Diyos ang sisisiin niyo. Pinag-pray ko naman sa inyo, di niyo binago. Di ba?
At saka kung binabago pala ng Diyos ang tao, di toing, 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 baguhin na tayong lahat, tapos. Hindi, binigyan tayo ng free will. Dapat nating ma-appreciate kung anong ibig sabihin ng free will na yon. Yung kalooban natin ang magpapasya kung tayo ay magiging makadiyos o masama. Kaya mahirap yung taong salawahan, yung double-minded, yung mabait ako ngayon, magpapakabuti ko ngayon, ay Sunday ngayon, hallelujah, praise the Lord, no? Ako, bukas, Lunes, balik na naman ako sa opisina, kikikilan ko na naman lahat ng mga dapat kong kikilan, eto na naman, ganyan-ganyan, eto aakitin ko lahat, dapat aakitin, susundan ko lahat ng kaakit-akit. Tayo nagde-desisyon, kaya hindi umaasenso yung spiritual life. Naranasan nyo na ba yun, nagbabiyahe kayo, lumigo kayo ng mali, malayo-layo na, ay mali, atras, atras, atras. O biyahe-biyahe, ligo ng mali, mali, atras. Kaya ang tagal-tagal na nandun pa kayo, hindi kayo nakakarating sa pupuntahan kasi panay ang balik dun sa dati, liligo na naman, pabalik-balik, paulit-ulit. Pagka nakakita kayo ng temptation, sabi nyo, wow, it's an opportunity to exercise my free will. And I will say, no. Free will, binigay sa atin ng Panginoon. Therefore, temptation is not equal to sin. No. But yielding to temptation is equal to sin. Temptations, brothers and sisters, are opportunities. Pagkakataon. Kaya mga misis, aalis ang husband nyo. Dear, ang daming temptation na harap sa iyo. Wow! Mapapatunayan mo talagang matapat ka sa akin. Di ba? Pero hindi. Ano ginagawa namin? Naku, ang dami temptation sa opisita ng asawa ko. Takot na takot na. Dahil yung karakter ng asawa niya, kapag may temptation, bumibigay. Pero pagka alam natin yung, alam natin, opportunity yan. Lalo mong mapapatunayan sa iyong sarili, sa Diyos, sa lahat, na mahal mo talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako may temptation sa paligid. Makikita po natin yung attitude. But you've got to exercise your choice. Hindi yung mga taong, Lord, ang hinahina ko po, ayan na yung temptation, baguhin niyo po ako. Lord, ayaw ko na pong makipagkita sa kanya, pero pag nakita ko siya, ibig sabihin, payag kayo. Yung Diyos pa ngayon ang may kasalanan, no? No! Nandyan lagi ang mga temptation, but you've got to exercise your free will. Yung iba eh, alam niyo, talagang sa amin ganun. May mga nakarating, alam ko pa, may mga nakarating pa sa Amerika, no? Visa pa ng church, dahil yan sa mga convention ng mga batang, mga nag-aaral sa contest-contest sa Amerika, no? Mga taga-church, pagdating doon, aba, nagkapituko na sa Amerika, ayaw nang umalis, mag-i-illegal na ang pag-status, magtatago na. Sabi pa nung isa, ba, will na to ni Lord? Kung hindi ba niya will, binigyan niya akong visa. Kung tamaan kaya ito ng kidlat, malaman niya kung anong will ng Lord. Will ba ng Lord na dayain mo yung bansa na yun at magtago ka doon na ang ginamit mo pa, pangalan ng church, para ka makarating doon, tapos hindi ka pala babalik dito. Yung ganun, ang Diyos ang sinisisi. Hindi yun kasalanan ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng free will. You exercise your free will. The Lord doesn't arrange things na, Lord, pagka po ganito ang nangyari, ganun, ibig sabihin, payag na kayo sa ginagawa kong mali. Yan ay pakonsuelo natin sa ating sarili. Panghikayat natin sa ating sarili para mabawas-bawasan yung guilt feelings. But deep inside you, you know that wrong is wrong and right is right. So trials, brothers and sisters, are to be received with joy. Remember, ha, not happiness, kasi baka naman mapagama lang kayo. Pag may trial na, tawa kayo ng tawa, iba na yun. Hindi happiness eh. Joy, mas malalim. But trials are to be faced with firmness, with faith, and wisdom. Temptations may be obeyed, it will lead to sin. But temptations may be rejected, that will lead to victory. Trials simply test one's strength. Hindi ba laging may trial? O itry ito, ang tulay. Pwede na ba talagang daanan ng sasakyan? Padaanin, ng bumuho. Hindi kayo dapat malungkot. Ibig sabihin, ulitin ang gawa, pati bayan. Kasi baka, kung hindi nalagyan ng trial, mas maraming dumaan, mas maraming namatay. Di ba ang mga produkto, bago i-release sa market, susubukan muna sa kuneho, sa unggoy, kung kani-kanino, o sa mga taong willing magpabayad ng minimum wage, sige, subukan yung sirain ng buho pa ng shampoo yan, o kakainin ko yung pagkain nyo, pag hindi ako biglang nang bulamula ang bibig, pwede ipakain sa humans. May trial! Kasi pag may trial, nasusubukan ang lahat-lahat. So, yung trial hindi dapat katakutan. At kung sakali na isa trial na yun, na ikaw ay naigupo, ang ibig sabihin lang nun, kasi pumayag ka maigupo. Because trials like temptations may sukatan. Temptations like trials can be turned
into opportunities. Bakit sa opportunity? Anong sabi ng 1 Corinthians 10:13? No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Wala na akong makikitang verse na mas malinaw pa riyan. Na pinapayagan daw lang Lord, maski yung tukso na dumating sa ating buhay, pero pag pinayagan niya, alam niyo po ba, sovereign si Lord. Kaya si Satan, nung gusto niya si Lord bigyan ng trials, may kasama pang temptation para itakwil lang Diyos, nagpapaalam muna sa Diyos. At pinayagan naman ng Diyos. Sabi niyo, bakit niya pinayagan? Pinayagan niya eh. Pero ang pagpayag niya, merong hangganan. Sabi niya, sige, gusto mo siyang pahirapan o huwag mo siyang sasaktan, yun lang mga nasa paligid niya. Nangyari. Tapos sabi ni Job, praise God. Sabi naman ni Satan, o kita nyo, praise God pa. Ganyan siya ka-selfish. Kahit namatay ang mga anak at palibasa at hindi siya namatay, tuloy pa rin ang pagsamba sa inyo. Ganon siya ka-selfish. Binabaligtad ni Satan yung kabutihang loob ni Job. Sabi niya, subukan yung saktan natin yan pagka hindi kayo tinakwil. Sabi naman ni Lord, sige, saktan mo, pero huwag mong papatayin. So, sinaktan, pero hindi pinatay. So, make a long story short, Job survived all of that. At nadoble pa ang lahat ng blessing niya galing kay Lord. Yung mga nawala nun, nadoble. Mahirap lang naman yun nung panahon na nangyayari eh. Kaya sabi ko, lampasan natin ang tingin, tingnan sa malayo. Kasi pag pinayagan ni Lord mangyari, ibig sabihin, may magandang bunga yun kung maninindigan tayo. Pag pinayagan niya, dumating ang isang temptation, ang isang pagsubok, ang isang hirap, may takdang sukat, hindi niya pinapayagan yung lampas sa ating kaya. Therefore, pag dumating, kaya. Hindi mo pwedeng sabihin, sapagkat ako'y tao lamang. Yun nga eh, tao ka nga, nilikha ka sa wangis ng Diyos. May kapangyarihan ang Diyos na binigay sa'yo. Yun ang kailangang magtagumpay, yun ang kailangang manaig. Sabi niya, oh, ito, ang lakas-lakas na ng temptation, hindi ko na po ito kaya. Hindi yan totoo, it's a lie. Every temptation that comes is measured. And the Lord will not allow you to be tempted beyond your strength. At ano pa pong sabi? But with the same temptation, we'll also provide a way out. So, pumapayag ang Lord na ikaw ay palibutan ng temptation, pero may exit doon na pwede mong labasan. Hindi siya pumapayag na wala. Pwede kang laging lumabas. In other words, you can always exercise your free will. And once you exercise that, you gather for yourselves crowns. And you honor the Lord, and you strengthen yourself. And then what becomes a practical use of that? You become kinder to other people. You become more supportive. You become nicer. Then you become an extension of God's love. Because through you, God can love people. God can restore people. God can guide and help people. Pero pag hindi natin dinaanan yung ganung mga hirap, hindi tayo nakukwalify. Tulad ni Lord, dinaanan niya lahat yung hirap ng tao. Kaya qualified na qualified siyang tumulong sa atin. Alam niya, hindi theory lamang, hindi ideya lang, dinaanan niya talaga. Kaya habang dinadaanan natin yung hirap, bagamat mahirap, you look forward to the time na Lord. Kanina niyo po kaya gagamitin itong mga itinuturo niyo sa akin, bukod sa akin lang na sariling learning. Kanino pa? Sino pa ang mabibless? Ang hirap naman ang dinadaanan ko, ang hirap naman ang training. Alam niyo po ba, kahit sa mga military, mga elite forces, ang hirap ng training nun. Kasi, mas malaki at magaganda ang mga mission na ibibigay sa kanila. Yung walang masyadong training, siguro magta-type lang ng mga form sa opisina. No? Maglilinis-linis ng mga bude-budega doon. Pero yung talagang pinapadaan sa mga putik, inihuhulog sa mga bunganga ng vulkan, pinapatulay sa mga baging, kinakagat-kagat ng mga lamok, tinutuka ng mga ahas, aba, ibibigay sa kanila yung pinakamagagandang misyon. Kaya hindi mo pwede sabihin, pambihira naman itong armed forces namin, ang pangit-pangit na binibigay na training sa amin, siguro hindi kami mahal, siguro sinisira niya kami. Hindi totoo. You're being prepared for something great. And if the human government and human organizations can do that, how much more the economy of God would train people so that they would be destined for greatness? So that they could be used mightily. Kaya, pagka po tayo may trial, may temptation, may difficulty, lampasan ang tingin. Alam ng Diyos ang nangyayari sa akin. Kasi po ang mga trial, make or break. They make you or they break you. But with the Lord,
in our lives, how can we be broken? Kaya siguro maaalala natin yung kantang, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Alam niyo yung kanta? Diba, with, in my, I can, at the. Alam natin yun. Pero pagka meron na ba talagang trial, naaalala natin ang ibig sabihin. I can smile. So, meron akong trial. I can smile. I can have joy. I don't rejoice that this is happening. I don't enjoy it. I look forward to the time kung ano magiging bunga nito sa aking buhay. At nais ko pong ulitin ang 1 Corinthians 10:13 na dapat nating tandaan at dapat nating ipamuhay na mabuti para hindi tayo nag-overestimate ng kinagawa ng evil. 1 Corinthians 10:13, sabi, when you are tempted, He will also provide a way out. God will not let you be tempted beyond what you can bear. So, alam nyo pa lang yun, alam nyo na, may temptation, I will win. Hindi yung eto, talo na ako. Heto kayo, kakarehab-rehab lang sa drugs, tapos may nag-aalok na naman, eto na po, hindi ko na kaya, hindi ko pa kaya. No! Sabi ko na, God will not let me be tempted beyond my strength. Kakatigil-tigil mo lang manigarilyo, eto na naman, may lumalapit. No! No! Hindi mo pwedeng sabihin, naku, eto na naman, talo na naman ako, hindi ko to kaya. Sigarilyo lang, hindi mo kaya. Alam nga namang yan lang, hindi mo pa makaya. Ano pang makakaya mo sa buhay kung kaprasong papel at kaprasong beha, hindi mo makaya? Eh kung buhay pa yung sigarilyo na yan at nakabikini, di lalong hindi mo na nakaya yan. So kailangan kinakaya. Practice, exercise. Kasi para pong weightlifting din yan eh. Pag nagbubuhat ka ng konti, lumalakas ka. Mamaya, kaya mo nang buhat ng marami, lumalakas ka uli lalo. Yung mga temptation, yung mga konti-konting mahihina, tinatalo mo na agad yon. Napapractice ka, nasa-savor mo yung victory, ginaganahan ka. Hindi ang liit-liit lang na bagay, talo ka na. Katulong lang, natalo ka na. Hindi lang maganda yung ginawa niya, eto ka na ngayon, nagigig ka ng dambuhala, at nagigig ka ng kung ano-anong monster dahil lang sa kanya. Yun lang, remember, the size of a person can be more rightly determined by the size of the thing that makes him angry. So, ang liit-liit naman ng bagay, nagagalit ka. Ang liit naman ng utak mo. Diba? Kaprasong bagay, galit ka na. Di, ang liit mo pala. Kapraso, napuno ka na. May ikasi po nang puno na ako dyan. Yan, may tansan lang ang madaling mapuno. No? Kung malaki ang iyong lalagyan, hindi ka na pupuno agad. Kaya, sinisiyasat natin yan. Ang liit-liit naman ng bagay, napuno na ako. Siguro, ang liit ko, Lord, palakihin niyo naman ako. I will obey you. I will be trained. It's important. So, trials, temptations, they're part of life. Hindi yan naiiwasan. But they are opportunities for victory. Go through your trials and temptations with joy. Sabi niyo, joy, nasan yung joy? Parang mahirap. Kaya sabi niya, if any one of you lacks wisdom, you should ask God. Because the presumption is, if you don't find joy in trial, you lack wisdom. It's there, except that you don't see it. You don't have the capacity to see. So you ask God to enable you through wisdom. Go through trials and temptations with faith, with your God-given strength, and with a goal to win. You join a competition to win. Not just to join it, but to win. So, whenever there is a trial, there's a temptation, think of winning. Because it glorifies God, and in the end, it helps you. Victory gives you crowns of life. Trials make us mature. Kaya mga magulang, huwag nyo rin masyadong iiwas ang inyong mga anak sa mga trial, sa mga hirap sa buhay, para rin sila mag-mature. Bakit ba nung araw yung mga bata, 7 taon pa lang, nagsasaing na, no? Tumutulong na sa magulang, nag-aalaga na ng mga younger brothers and sisters. Ngayon, 15 anyos na hindi marunong magsaing. Paano magsasaing eh? Kaya mahaba ng kuko. Mabubura yung mga drawing-drawing pag naghukas ng bigas, no? Nung araw, dumudumi ang mga kuko ng bata sa paglilinis ng mga ano, sa pagbubukid, sa paghalaman. Ngayon, dumudumi lang ang kuko kate-text. Kulang na kulang sa training. Marurupok, mahihina ang puso. Magkakamp, hirap na hirap, walang aircon. Yung napakarurupok. Kaya kailangan pinapatibay din for their own maturity. Huwag tayo maging overprotective. Because God in heaven is not overprotective. Pinapayagan niya tayong
Magkamali. Hindi kanya minamali, pero pinili mo magkamali, pinapayagan kanya magkamali. Madapa. Kaya lang, ibinabangon ka naman kung gusto mo magpabangon. Yung iba lang kaya hindi makabangon-bangon, ibinabangon, ayaw, ayoko, ayoko. Hinahango mo na sa lusak, ayaw pa, umiiwas pa. Kaya walang mangyari. But remember, sa lahat ng gustong lumapit sa Panginoon, nandyan siya. Ready, willing, and able. Let's bow before the Lord and think about this. Could you be going through trials right now? Meron po bang dumadaan ngayon sa mga pagsubok? Hindi lahat ng pagsubok ay hirap. Merong pagsubok na sarap. Kasi kung hindi kayo masisira ni Satan sa hirap, sisirain niya kayo sa sarap. Hindi lahat ng pagsubok ay poverty. Merong pagsubok na wealth. Na kung kailan naging wealthy, andyan talaga yung pagsubok. Sinusubok tayo. Hindi lahat ng pagsubok ay kung may sakit. Ang mahirap din pagsubok kung malusog ka, na kaya mong gawin lahat ang gusto mo. Ano naman ang ginagawa mo? Mabuti pa kung minsan yung nakarating sa banig ng karamdaman at walang mapuntahang kasalanan. Pero yung malusog, kayang-kaya niyang pumunta. Ang pagsubok po ay hindi lang yung mga kinoconsider nating mahihirap. Kumisan ang pagsubok ay sa sobrang kaginawahan. Na kung sobrang mahirati ang ating puso sa ginhawa, sa katakutan natin ng mahirapan, willing na tayong ibenta ang kaluluwa natin, huwag lang tayong mahirapan. Dahil sobrang kang nawili sa ginhawa. Maraming mukha ang pagsubok. Let's bow before the Lord and ask for wisdom na makilala po natin kung anong pagsubok ang ating kinakaharap ngayon. Anong mga trials ang kinakaharap ngayon. In silence, be with the Lord. Ask the Holy Spirit to tell you your very personal concern. Kung ano talaga. And later, I like to pray for some people. But right now, let the Holy Spirit tell you. Pasuri tayo. Ano ba ang ating tunay na trial and temptation na hinaharap ngayon? How can we glorify God through that? How can we be victorious? What is the right step to be victorious? What are the dangers kung sakaling hindi tayo gumawa ng tama? Heavenly Father, kayo pong nakababatid ng laman ng puso ng bawat isa. Kayong nakaalam ng nangyayari sa aming buhay. Kasulok-sulukan ng buhay namin ay hindi lingid sa inyo. Ipakita niyo po sa bawat isa yung relevance ng pag-aaral ngayon ng trials and temptation. Sa mga kapatiran, Lord, na dumadaan ngayon sa matinding mga pagsubok, hindi namin hihingi na samahan niyo kami kasi ipinangako niyo na yun. Ang hinihiling ko, Panginoon, turuan niyo kami magbukas ng aming mata para labis namin maunawa na kasama namin. Hindi kami nag-iisa at binigyan niyo kami ng kapangyarihang tanggihan ang lahat ng mga pag-aalok na ito ng sanlibutan. Sa mga dumadaan, Lord, sa mga pagsubok na parang wala nang katapusan, kahirap-hirap para hindi makita ang magiging ending nito. Turuan niyo kami, Lord, na hindi naman namin laging kailangan kita kung saan yung wakas. Ang mahalaga, Lord, alam namin, kayo, kita niyo yun. At kayong nakakakita noon, mahal niyo kami. Kayo ang aming guide ngayon, tinahawakan niyo ang aming kamay. Teach us to depend on you. Teach us to rely on you and to believe in you even for the things that we do not understand. Even for things that we do not foresee. Teach us, Father, that you have been to the future and that you have prepared a good future for those who obey you. May you enlighten us, Father. Give us the wisdom to understand. Brothers and sisters, while heads are bowed, I like to pray for those who are going through very difficult trials right now or very difficult temptations. I will pray for you. The Lord is here. And the Lord says, pray one for another so that you may be healed. Those who are going through difficulties right now, lalong-lalo yung talagang halos ay hindi nyo maunawaan kung bakit ganyan, tumindi kayo at kapadalangan. We're going to pray. There is power in prayer. Praise God. Who else would like to say, Lord, I stand. I go through difficulty right now. Mga tuksong parang hindi ko kayang madala, mga bigat na hindi ko yata madadala, mga pagsubok na parang hindi ko malalampasan. Panginoon, sa pagtayo po ng mga anak nyo sa sandaling ito, isa lang ang ipinahihiwatig. Kailangan po namin kayo. Hindi kami laging napakatalino para maunawaan ang pasikot-sikot na mga bagay. Hindi kami laging objective para makita ang tamang gawin, lalo't lalo nakasangkot ang mga mahal namin sa buhay, nakasangkot ang aming emosyon. Lord, hindi po kami laging matatag. You remember that we are dust. And you love us, Father. Alang-alang po sa inyong pag-ibig sa inyong mga anak. Alang-alang sa dugo ni Jesus na itinigis para sa aming katubusan. At alang-alang na rin sa inyong mga pangako, Panginoon, pagliwanagin niyo po ang kaisipan ng bawat isa. Sinabi sa iyong salita, if anyone lacks wisdom, ask God. We're asking you, Lord, for wisdom. Bigyan niyo po kami ng wisdom na maunawaan namin at matanggap maging ang mga bagay na sana'y gusto namin tanggihan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na makita ang pagiging tama ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay na kung sa biglang tingin ay parang mali. Bigyan niyo po kami, Lord, ng kaliwanagan na makita ang inyong katuwiran
Bagamat sa biglang tingin ko minsan, parang hindi matuwid ang nangyayari sa amin. Na kung pakikinggan namin ang aming sariling isip ay parang mali ang nangyayari sa buhay namin. Subalit kayo na nakaunawa ng lahat, ang hinihinga namin ang ganitong uri ng malalim na karunungan. Give us wisdom, Lord. And like the apostles who ask for faith, we ask for more faith. Dagdagan niyo pa ng pananampalataya at tibay ng loob ang inyong mga anak. Nang sa gayon, kung hindi man maunawa ang nangyayari, ay maging sapat naman ang pananampalataya at magtiwala pa rin sa inyo, manindigan ng tama. Panginoon, napakahirap pong maging makatuwid, napakahirap pong maging makadiyos. Subalit, alam din namin, napakahirap namang maging masama. Pareho lang mahirap. Kaya turuan nyo kami na higit na matamisin, mabutihin ang kahirapan doon sa panig ng katwiran, ng kaliwanagan at kabanalan. Panginoon, loobin mo nawa na gumaan ang dala ng iyong mga anak na ito. Ituro mo ang daan para makalabas sa mga sigalot at mga masisikip na kalagayang nakasuotan ng ilan. Ituro mo sa amin ang mga tamang pananalita upang ang mga kagamutan na nasa kamay ng ibang tao ay makamta ng iyong mga anak. Ituro mo po ang mga tamang hakbang at higit doon ipaalala mo that you never leave us, that you never forsake us. Help us to see beyond the today. Help us to see tomorrow and the many years and the eternal life that you have given us. At nawa, Panginoon, yung ginagawa namin ngayon sa panahong ito, huwag magkaroon ng batik doon sa walang hanggang eternal life na ibinigay niyo sa amin. Ituro niyo sa amin na no matter how difficult the day may be, it will pass. Teach us to stand by you, to stand for what is right, so that when tomorrow comes, we don't have to hide in darkness. So that when tomorrow comes, we will greet the new light with joy, with the joy of your deliverance. Ituro mo sa amin, Panginoon, na sa lalim ng gabi, sa hirap ng mga nararanasan ngayon, huwag naming ipagpalit yung kinabukasan. Manindigan at lalong gawin ang tama. Brothers and sisters, as you stand and as you believe in the Lord, receive strength. Receive power. Lift up your hands to the Lord. Lift up your hearts to the Lord. Receive power from the Holy Spirit to transcend your weaknesses. Tumanggap kayo ng pagpapala ng kapangyarihan at malampasan ang mga sariling kahinaan, malampasan ang mga sariling mga kamalian. Receive power from the Holy Spirit, from the living God. We thank you, Father. We thank you, Lord, for your visitation upon your people. May your comfort be our comfort, your light our light, and your strength our strength. In Jesus' name.